Hi mga titas, para sa video na to, papakita ko sa inyo kung paano ako magpadala ng pera gamit yung ating 24k micro savings account. Tapos ipapadala natin siya via Cebuana branches nationwide. By the way guys, kung hindi pa updated yung micro savings account nyo, dapat i-update nyo na yan dahil naka Union Pay na tayo, 24k, bago na yung ATM card natin at pwede na natin itong i-withdraw sa kahit sa ang ATM machines na may banknet. At pwede rin natin siyang gamitin as debit card. Pambayad natin sa mga groceries natin gaya sa mga Robinson, SM, Walter Mart at kung saan pa. So guys, mag-upgrade na kayo. Magkano lang yung bayad natin dyan sa pag-upgrade natin ng card. At syempre, bilang micro savings nga siya, pwede tayong mag-ipon dito kung kahit magkano lang yung gusto nating ilagay o kung magkano yung available na pera mo, pwede mo ilagay. Well, simulan na natin. Kung ikaw ay naka-upgrade na sa 24K card, sigurado ako na meron ka ng Cebuana app sa iyong cellphone dahil dito tayo nagpo-process ng mga ginagawa natin sa Cebuana Bank o lahat ng mga transactions natin. Siyempre, simulan natin sa pag-open natin ang ating Cebuana app at siyempre, ilalagay din natin yung ating 5-digit PIN code dito. Paalala lang guys, hindi to gaya ng ating GCash account na kung ano yung MPIN natin, siya rin yung PIN natin sa ATM natin. Dito magkaiba siya. Dahil 5 digit lang ito, sa bago nating card is 6 digits ang ating PIN. So ayan na nga, nandito na ako sa aking homepage. Makikita nyo, meron ako dyan balance na 561 pesos. At itong mga nasa baba na ito, yan yung mga previous transactions na ginawa ko. Gaya na nag-withdraw ako, meron ako mga interest na earn at syempre, ako yung nag-deposit din. So, ayan. Try natin ito sa my services sa taas. Sa bandang kanan sa itaas, i-click natin yan at makikita natin yung mga options or yung mga services na ino-offer sa atin ni Cebuana Lulia. So, meron dyan, send money, receive money, pay load, at yung pay bills nila. So, sa ngayon guys, yun pa lang yung kanilang options na pwedeng i-offer sa atin. So, proceed na nga tayo guys, no? Itong icon na to, makikita nyo, send money. Yan yung gagamitin natin. I-click lang natin yan at mapupunta na tayo dito sa next page nila. Makikita nyo rito, please kindly select between the following options. Send money to other banks. Ito yung sa mga bangko ka magpapadala ng pera. Sumunod naman ay send money to other Cebuana Bank or Cebuana Bank account. Ito yung nagpadala ka lang ng pera online or via Cebuana Bank account lang. Hindi ito napupunta sa mga branches ng Cebuana kundi directly sa Cebuana Bank account number niya. At meron din dito, hindi ko pa ito na-testing talaga, no? Scan QR code. Dito, unsure talaga ako guys sa QR code nila kasi never pa ako nakakita kahit isang beses ng QR code sa kanilang mga Cebuana branches. So, dito na tayo guys. Proceed na tayo. Ang kailangan kong gawin ay magpadala at ipipick up ito ng tao na pagpapadalahan ko. So, i-check lang natin itong pangatlo, cash pickup at any Cebuana Lulia pawn shop. So, after i-click lang natin yan, mapupunta na tayo sa page na to kung saan ilalagay na natin yung mga personal information ng tao na pagpapadalahan natin ng pera. Dito guys, itatype mo lang yung first name niya sa itaas at yung kanyang last name. So, walang cheche-bereche dyan. Diretso lang. So, mga titas, paalala lang, syempre, lagi tayong mag-double check ng mga pangalan nila at ng amount na ilalagay natin kasi ayaw naman natin na magkamali tayo dahil napakajahe pag paulit-ulit at maraming hinihingi sa Cebuana, diba? So, after mga tita, mailagay natin yung full name ng pagpibigyan natin ng pera. Ang lalagay lang natin yung total amount ng ipapadala natin sa kanila. So, para sa akin, 500 pesos. Itatype ko lang dyan, 500. And then, proceed na tayo. Click mo lang yung done. At ayan, makita natin yung processing nga, ano. Ang kagandahan dito sa Cebuana, guys, is meron siyang one-time PIN na ititext ni Cebuana sa atin, sa ating naka-registered number sa kanila.
So, sa lahat to guys, no, sa lahat ng transaction na gagawin natin, buy online. So, ayan, lalagay ko na ngayon yung aking PIN, 753571. At, click ko lang yung done. Wait lang natin ng sandali. So, dito guys, medyo nagka-problema ako. Makikita nyo, hindi siya tinanggap kasi may mali pala akong number. So, ulitin ko lang. 763571. So, yung 5 pala, dapat 6. And, i-okay na natin. At, ayan na nga, okay na. May resibo na tayo galing kay Cebuana Lulio. So, dito makikita nyo yung code o yung reference number na hihingi nila dun sa magpipick up ng ating pera. Sa baba nyan, makikita natin yung ating receiver. Dapat nakalagay siya dyan. Yung total amount natin is 500 pesos. At meron siyang convenience fee na 12 pesos. So, ang total amount na binayaran natin is 512. So, ayun na nga, ganun kadali. Ako nga pala guys, lagi kong ginagawa na ini-screenshot ko siya pagkatapos. Dahil, ito na lang yung sinisend ko dun sa magpipick up ng pera natin sa mga branch. Para mas madali, diba? So, i-text mo na lang yun sa kanya or via messenger. So, ayun na nga. Maglalagin uli ako sa Cebuana natin. Siyempre, lagay mo uli yung PIN para maka-online ka. And, ayan, makikita mo nga yung aking account balance. 49 pesos na lang siya. Nawala na yung 512. At ito nga, ano, sa bandang baba, yung recent transaction natin. Nakalagay yung date, yung amount na binayaran natin. Tapos, nakalagay din yung option na send money for branch pickup. At yung transaction number natin. At dito na nga nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan nyo, mga titas, huwag kalimutan mag-subscribe sa akin channel at pa-thumbs up na rin. Always be safe and thank you guys!